Nabuwang na talaga itong pamilya Duterte. Puro delubyo na nga ang kanilang ginawa sa bansa noong sila ang nasa poder. Tapos ngayon ay gusto pa nilang sabay-sabay na tumakbo sa Senado. Saan sila raring na tumakbo eh? Si PRD, Senator. Si Paolo Duterte yung congressman ngayon, Senator. Si Sebastian Duterte. Tatlo ang Duterte next year for Senator. Yes, tatlo ang Duterte. Bakit kaya? Kung si Digong ang tatanungin, siyempre si Xi Jinping ang dahilan. Kaya siya tatakbo bilang senador ay upang maprotektahan ang interes ng China, lalo na sa layunin nitong angkinin ng ating mga teritoryo. Gawain na lang ninyo kaming province, Indian, pati Philippine province of China. Nice din niyang protektahan ang kanyang mga kasamahan tulad ni Pastor Apollo Quiboloy na sangkot sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking of children, conspiracy, at bad fascist smuggling. Ang kanyang dating economic advisor na si Michael Young at kanyang translator na si Lincoln Ong at ang kanyang mga Chinese friends na sina Peter Lin, Sunny Hui, at Charlie Tan na pawang identified ng Sudea na sangkot sa malawakang bentahan ng droga sa bansa. Siyempre pa, nice din niya magkaroon ng immunity, lalo na't nakaamba ang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity. Wala naman talagang ibang pakay itong dahil sa bibig niya mismo nang galing na noong siya ay nasa kongreso, siya ay hindi pumapasok. At sa halip na mag-attend ng session, ay nanonood na lang siya ng sine. Kasi kami noong sa gobyerno, hindi ako umaattend. Sumisipat talaga ako. Even in Congress, pagkatapos, copy kunwari, then take the side door and nanonood na ako ng sine. And as if, hindi pa masaya sa 51 billion pesos na nakulimbat niya bilang congressman ng Davao City 1st District, nice din tumakbo ni Paolo Pulong Duterte bilang senador. Ito ay kahit wala naman siyang ginagawa bilang kongresista, maliban sa mobsent at bumutas ng bangko sa mababang kapulungan. Magmula noong mahalal si Pulong bilang congressman, ay mas madalas pa siyang makita sa mga bar sa halip na gampanan ang kanyang tungkulin bilang mambabatas. Bakit kaya? Ano naman ang pakinabang niya kapag siya ay naging senador? Kung track record ang pag-uusapan, malinaw na hindi kapakanan ng taong bayan ang kanyang motibo sa proteksyon. Hindi kaya niya gustong maging senador upang maproteksyonan ang mga ilegal nilang negosyo ni Glenis Tando tulad ng smuggling at drug trafficking? Kaya ng kanyang ama, kaya may skulbukol din ang estilo nitong Pulong bilang mababatas. Maging si Basta Duterte na number one sa pagiging tulongges bilang mayor, takbo rin umanong senador ayon sa kanyang ate Inday Sara, ang tulongges naman na ex-DepEd Secretary. Mantakin nyo yun. Pagaya-gaya pa siya sa peking drug war ng kanyang tatay, tapos malalaman ng buong mundo na 37 sentyado ng Davao City Public Safety and Security Office ay pawang mga positibo sa droga. Ang sabi nga nila, kulang pa ang bilang na yan dahil hindi naman kasama si Basta Duterte sa mga nagpa-drug test. Muna, sir. Eh bakit gusto ng tatlong tukmol na ito na maging senador at gusto nilang magpadami sa senado? Simple lang ang sagot yan. Ito ay upang maisakatuparan ang kanilang maitim na balak na patalsikin si Pangulong BBM sa pamamagitan ng impeachment at paupuin si Inday Sara. Hindi kasi umubra ang kanilang mga maisong rally na kanilang ginagamit upang gibayin ang administrasyon at udyukan ang AFP na magkudeta. Tuloy-tuloy na naman ang kanilang ligaya kapag makabalik sila sa kapangyarihan. Babalik ulit ang paghahari-harian ng China at malaya na naman sa mga ilegal na negosyo ang kanilang mga Chinese friends. At syempre, tuloy-tuloy ulit ang kanilang pagnanakaw sa kabanang bayan kahit lalo tayong mabuhay sa utang. Akala ng mga Duterte, pawang mga tanga at hindi marunong mag-isip ang mga Pilipino. Ang akala nila, mabubudol at maloloko nila ulit tayo. Pero mulat na ang lahat.